Kamusta mga katropa? Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Natalakay na natin ang tatlo sa naging presidente ng Pilipinas, sina Aguinaldo, Quezon at Laurel. Tara at kilalanin naman natin ngayon ang naging pang-apat na presidente ng Pilipinas, ang tao sa 50 pesos, Pangulong Sergio Osmeña Sr. Narito ang 10 trivia tungkol kay Sergio Osmeña. Number 10, asawa. Dalawa ang naging asawa ni Sergio Osmeña. Ang una ay si Estefania Rosales Chong Veloso. Ipinanganak noong 26 ng Disyembre, 1875, at namatay naman noong 18 ng Enero, 1918. Kinasal sila noong 1901. Ang kanyang naging pangalawang asawa naman ay si Esperanza Escolar Libjam. Ipinanganak noong 18 ng Disyembre, 1894. Namatay naman noong 4 ng Abril, 1878. Kinasal sila noong 1902. Number 9, mga anak. Base sa tala, 13 ang naging anak ni Sergio Osmeña. Kanyang unang asawa, ang mga naging anak nito ay sina Edelberto Osmeña, Vicenta Osmeña, Nicasio Osmeña, Milagros Osmeña, Emilio Osmeña, Maria Paloma Osmeña, Teodoro Osmeña, Jose Osmeña, Sergio Osmeña Jr., at may isa pa. Sa kanyang pangalawang asawa naman, ang mga naging anak niya ay sina Ramon Osmeña, Rosalinda Osmeña, at Victor Osmeña. Number 8, Josephine Brackens student. Si Josephine Bracken ang asawa ni Jose Rizal. Habang nasa Cebu, si Josephine Bracken noon ay kinasal sa isang Cebuano na si Vicente Abad na nagmamayari ng Abad Bicycle Store. Sa panahong ito ay nagtuturo ng Ingles at Aleman sa mga tao si Bracken sa lugar. Sa panahong ito, doon niya naturuan ng Ingles si Osmeña. Number 7, estudyante. Gaya ng lahat sa atin, ay naging estudyante din ang Pangulong Osmeña. Nag-umpisa sa Kolehiyo de San Carlos sa Cebu. Pagkatapos, ay nalipat sa Kolehiyo de San Juan de Letra sa Maynila. Dito niya nakilala si Manuel Luis Quezon. Naging kaibigan din niya si Vicente Patrigal, Juan Sumulong, at Emilio Asimo. Nag-aaral din si Osmeña sa Universidad ng Santo Tomas para sa pag-aaral niya ng abogasya. Number 6, Second at Bar Exam. 1803, naganap ang pangatlong bar examination sa Pilipinas. Subalit, 1805 pa lumabas ang resulta nito. Nakakuha ng gradong 95.66% si Sergio Osmeña. At siya ang naging pangalawa sa pinakamataas na nakakuha ng grado sa eksaminasyon. Kasabay niyang kumuha si Manuel Quezon na nakakuha ng pang-apat sa pinakamataas sa grado 87.83%. Number 5, Politika. 1807, binuo ni Sergio Osmeña, Manuel Quezon at Rafael Palma ang Partido Nacionalista. Ito ang pinakamatandang partido sa Pilipinas. 1807 din, nahalal na first speaker si Sergio Osmeña ng National Assembly. Naging senador noong 1822 at naging vice-presidente naman ni Quezon noong 1835 sa Commonwealth Election.
Naging vice presidente siya hanggang 1,900 at tapat na potapan. Number 4. First Visayan who became a president. Ipinanganak noong 1878 sa Cebu City. Ang kanyang mga magulang ay sina Juana Osmeña y Suico at si Pedro Lee Gutiao. Naging presidente siya matapos mamatay si Manuel Quezon noong 1 Agosto, 1946. Dahil siya ang vice-presidente ni Quezon noon. Natapos ang pagiging presidente ni Osmeña noong 28 Mayo, 1946. Number 3. Landing on Leyte, end of World War. Isa sa sikat na linya ni General Douglas MacArthur ay ang I Shall Return. 20 Oktubre, 1944, dumaong ang puwersa ng Amerikano sa Red Beach sa munisipalidad ng Palo sa Leyte. Dito nag-umpisa ang pagbawi ng kalayaan ng Pilipinas laban sa puwersa ng mga Hapon. Kasama ni General Douglas MacArthur, sina President Sergio Osmeña at Brigadier General Carlos P. Romulo. Number 2. Sona. State of the Nation Address. Talumpati sa kalagayan ng bansa. Dito sinasaad ng pinuno o presidente ng isang bansa ang kalagayan ng ekonomiya, political at social na kondisyon ng isang bansa. Si Pangulong Osmeña ang may pinakamababang bilang ng SONA. Alam niyo ba kung ilan? 1. Yan ang bilang ng SONA na nasaad ng Pangulong Osmeña. Ang SONA niya ay naganap noong 9 Hunyo, 1945. Number 1. Death. Ang kinamatay ng Pangulong Osmeña ay ang sakit na pulmonary edema sa edad na 83 noong 26 Oktubre, 1961 sa Veterans Hospital. Inilibing siya sa Manila North Cemetery. Talagang malaki ang naging ambag ng Pangulong Osmeña sa ating bansa, lalong-lalo na sa pagkamit ng kasarinlan ng ating bansa. Kasama siya sa misyong Osrocks. Tatalakayin natin ito sa ating mga susunod na video. Isang mabait, matapat, makabayang pangulo. Maraming salamat sa iyo, Pangulong Sergio Osmeña. Mga katropa, huwag kalimutang mag-like, comment, i-share nyo tong video na to at mag-subscribe na rin sa aking channel na Mikailis. I-ring nyo na rin ang notification bell para pag nag-upload ako ng video ay malalaman nyo agad at mapapanood agad ito. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-unlad. Laging tandaan, lahat tayo may pag-asa.